Para sa mga kapalpakan natin sa buhay, ay may mga planong maganda. Kinakailangan, Lord, paspasan mo ang planong mo. This is very important, hindi naman for yourselves, but even for your businesses. Yung mga plano, ask the Lord to bless them so that it will come into fruition. It will come into fruitfulness. Magbunga para yung pinaghihirapan ninyo, mayroon man lang pararatingan. So they say, a holy ambition. Beautiful in terms of a holy ambition. Ibig sabihin, God is still the one working. Kung ano, Lord, ang gusto mo sa amin, ito sana ang gusto mo, pero in the end, ikaw ang masusunod. The condition mo is the number one in our life, or who drives things in our life. A holy ambition. Next, what hinders us, or what can hinder us in trying to observe or to fulfill our holy ambition? Alam niyo, that's why sabi ko, kinakailangan may evaluation every year. Kapag nakikita ninyo kung bakit kayo tumalpak, kasi may mga bagay-bagay na hindi nakakatulong in fulfilling our own dreams and ambitions. So, bahagi dito, things that hindered you, kinakailangan, things that can hinder you. Again, see, sabi ko, ganito siguro part of the humanity. Diba? Matagal tayong matuto sa buhay. Yung mga noon hanggang ngayon, yung pa naman. Diba?